mayroon pong problema ang Quezon City. Ang buong region ng Quezon City. May dalawang revenue officers. Lawyers po ito. Actually, ang tawag sa kanila ay revenue attorney. Ha? Eh, mukhang mga milyonaryo na. Milyonaryo na. Hmm? Milyonaryo. At ang balita ko ay tinuturuan yung mga taxpayers na gumawa ng katarantaduhan in exchange of money. In exchange of lots of money. Hundreds of thousands of pesos po ang pinag-uusapan. Dapat po i-lifestyle nyo ito eh. Ang pangalan po nila ay parang mayroong tunog sa kalendaryo. At yung isa parang tunog ng nagtitinda ata ng gulong. Eh, yun ho yung dumarating na impormasyon. At ang turo ho nung isang lawyer na ito, yung isang revenue officer, na eh, pag sumulat ka raw sa BIR, huwag kang gumamit ng batas. Isulat mo lang yung feelings mo. At isulat mo lang kung ano yung naiisip mo. Isang katarantaduhang advice po yan. Pag sumusulat kayo sa BIR, ang nire-require ho ng batas ay suportahan nyo ng facts at suportahan nyo ng law yung sulat nyo. So, ang turo niya, magsulat ka through your feelings. Actually, wala hong puwang sa batas yung feelings. Ha? Hindi po kinoconsider pagdating sa taxation yung feelings. Sinulatan ko dati si Commissioner na mayapang Beethoven Rualo at humihingi ako sa kanya na, o pwede ba? Patawarin mo naman ako. Dagdagan mo naman yung aking personal exemption. Kasi limang senior citizen yung aking binubuhay. Pwede bang idagdag mo yung isa as my dependent man lang? Eh sabi niya, sorry Mr. Maestro, ha? Hindi kami nagde-decide based on our feeling or based sa awa o itines. Eh, ikaw na tarantadong revenue officer ka o revenue attorney ka, nagbabiolate ka ng inyong code of ethics, okay, o yung canon law ninyo. Nagbibigay ka ng maling advice. Ang gobyerno ay hindi stop sa mga maling advice ng makanyang revenue officer. Diba? Hindi magiging valid yun sa kanya. Kaya itong revenue attorney na to ay bigay ng maling advice kasi alam niya at the end, magkakamali yung taxpayer. Pag nagkamali yung taxpayer, maglalagay sa kanya. Diba? Negosyo yung hanap. Ganun po yung ginagawa nitong dalawang revenue attorney na to. Eh, bantayan naman po ninyo. O mas maganda, tanggalin ninyo, parusahan nyo, ikulong ninyo. Ha? Isa pa, ayaw na ayaw nila yung legal petition notice. Ako po kasi nag-invento nun. Tinuturuan ko ang taong bayan paano gumamit ng legal petition notice. Kasi ang laman po ng legal petition notice, facts and law. Yun lang po. Para po maging matibay ang inyong pakikipag-ugnayan sa BIR, laging facts and law lang. Ayaw nila nun kasi walang pera. Pag tama ang ginawa nyo, walang lagay. Pag mali ginawa nyo, ang laki ng lagay. So, huwag kayong sumunod dito sa dalawang lawyers na to, ha? Pakiusap lang. Tsaka under the law, bawal ho silang magbigay ng advice. At kayo naman, since bawal magbigay ng advice, impliedly, sinasabi ng batas, huwag kayong umingi ng advice para hindi ho kayong magkamali. Mag-aral ho kayo ng taxation. Willing po ako at through patreon.com/emelinotmaestro matulungan kayo. Tulungan nyo rin ako financially through donation sa Patreon. Tutulungan ko kayo sa paglalabas ng mga ganitong klaseng video. O, ang susunod natin, ha? Ito na yung ating estoppel doctrine. Salamat!